mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, June 1, 2023. MOA signing sa pagitan ng Archbishop Gabriel Reyes Memorial Foundation at LGU Kalibo isinagawa. May detalye sa balita si Jelano Sales. Isinagawa ang renewal ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Archbishop Gabriel Reyes Memorial Foundation Incorporated at Local Government Unit ng Kalibo nito ika-30 ng Mayo na ginanap sa 3rd Floor Conference Hall, Kalibo New Municipal Building. Dinaluhan ito ni Kalibo Mayor Judy Sucro, Vice Mayor Cynthia Villar, Presidente ng Archbishop Gabriel Reyes Memorial Foundation Incorporated at mga miyembro nito. LGU Kalibo and the HMRMN have partnered to continue the operation of the museum. Thus, the signing of this memorandum of agreement. For this, we are truly grateful for the trust and confidence you have given in our organization. We rest assured that the things you have done will continue to be the flagship project of our nation. Ang Archbishop Gabriel Reyes Memorial Foundation Incorporated ay isang grupo na namamahala at patuloy na nagbibigay buhay sa Museo Itakyan na mas makilala pa ang tradisyon, historical events at kultura ng mga Aklanon, lalo na pagdating sa paghabi ng mga pinyaklot na kung saan kilala dito ang lalawigan. Sinisiguro naman ng grupo na mananatiling ligtas ang mga historical na gamit na nakalagay sa Museo Itakyan at mas palalakasin pa ang iniingatan na kultura ng mga Aklanon. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Municipal Agricultural Services Division, mas pinalakas ang ASF surveillance sa bayan ng Kalibo. Mas pinalakas ng Municipal Agricultural Services Division ang disease field surveillance and investigation sa posibleng kaso ng African Swine Fever or ASF sa mga barangay sa bayan ng Kalibo. Ang mga sampol ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa Sitio Tumbungan sa Barangay Puok ay kumpirmadong positibo rin sa nakakamatay na sakit na ASF nitong linggo. Ang ASF ay unang na-detect sa Barangay Kaano noong May 19 ngayong taon. Sa kasalukuyan, 4 na barangay sa Kalibo ang mahigpit na minomonitor sa posibleng kaso ng ASF. Ang blood samples ay isinumiti na sa Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnosis Laboratory Region 6 sa Iloilo City para sa ASF testing. Ang regular ASF surveillance at disinfection ay sinagawa para mapigil ang pagkalat ng ASF. Ang ASF ay nagdulot ng pagkalugi sa ekonomiya at pagbaba ng industriya ng baboy sa bayan ng Kalibo. Erich Briones, Kalibog Cable News. Museo Itakyan, magiging flagship ng kultura at kasaysayan sa probinsya ng Aklan. May detalye sa balita si Nika Bautista. Magiging flagship na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at tradisyon sa probinsya ng Aklan ang Museo Itakyan. Ito ang naging pahayag ni Kalibo Mayor Judy Sucro sa isinagawang signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit ng Kalibo at Archbishop Gabriel M. Reyes Memorial Foundation na ginanap noong May 30, 2023. I aim for the Museo Itakyan to be recognized as a flagship institution. A window into our past, present, and future. It is not merely the place of artifacts and memorabilia, but a unique museum. Today, as we sign the Memorandum of Agreement, we are not just formalizing a partnership. We are solidifying our commitment to protecting, celebrating, and sharing the extraordinary heritage of our land. The fruits of this collaboration will ensure that our story. The story of our people continues to be told, understood, and shared.
Ayon kay SB member Philip Kimpo Jr., sasagutin ng LGU Kalibo ang mga expenses ng naturang museo tulad ng pagpapaunlad at pagsasaayos nito, kuryente at maging ang sweldo ng museum curator. Pinaplano rin na gawin itong air-conditioned na lugar. Securing for the future of the museo Taklana. Hindi lang masagutin ang LGU Kalibo, of course, ang repairs, ang improvement ng eskwelahan ng hari, sasagutin din ang LGU Kalibo kuryente. Dati okay lang yun, kasi ano may kuryente ginagastos sa museo? Eh, hindi nga lang, di ba? Pero, yung dato nga ng TG, aircon yung museo. Meaning, yung shoulder ng LGU, it would be substantially higher. Kasi, kuryente na rin ng aircon. Pero nagpunit si Mayor Julius, nagpunit ng sambuli ang bayan at yes, we will shoulder the expenses for that. At kay bagong condition ng MOA, the NGO Kalibo shall shoulder the costs, the expenses, the salary of a UCU curator. And we have Mayor Julius to thank for that. Ang naturang paglagda sa nasabing MOA ay naglalayong mapreserba ang pamanang kultura, tradisyon at kasaysayan ng probinsya ng Aklan, lalo na sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng Museo Itaklan. Gika Bautista, Kalibo Cable News. Lokal na pamalaan ng Banga, patuloy ang pagsagawa ng ASF Quarantine Border Checkpoint. May detalye sa balita si Julian Rosales. Bantay Cerrado sa African Swine Fever Quarantine Border Checkpoint ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Banga sa pamumuno ni Mayor Noel Redison. Ito ay sa pamamagitan sa pagbantay at pag-check sa mga kargamento sa lahat ng pumapasok na biyahero at bihikulo sa nasabing bayan. Layo nito na mapanatili ang kaligtasan ng mga baboy sa nasabing bayan at maiwasan ang pagdami ng African swine fever sa probinsya. Matatandaan na naglabas ng Executive Order No. 016 ang gobyerno probinsyal na Aklan na nagsasabing ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy at anumang produkto nito sa lalawigan na nagmula sa probinsya na may kaso ng African swine fever. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. PCG Aklan, naglabas ng Sea Travel Advisory kung saan pinapayagan ng magsagawa ng sea sports activities sa isla ng Boracay. Naglabas ng Sea Travel Advisory No. 4 ang Philippine Coast Guard Aklan kung saan pinapayagan ng magsagawa ng sea sports activities sa isla ng Boracay maliban sa parasailing activity. Matatandaan na pansamantala munang kinansila ang mga water sports activities sa isla ng Boracay dahil sa gale warning na nararanasan dahil sa epekto ng bagyong Betty na nasa Philippine Area of Responsibility. Minabuti na pansamantalang kinansila ang mga water sports activity para hindi malagay sa peligro ang mga turista na nagbakasyon sa isla ng Boracay. Samantala, bukod sa pag-resume ng mga water sports activity sa isla ng Boracay, ay lifted na ang suspension sa pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat galing sa Katiklan Port papunta ng Romblon. Sa ngayon ay nananatiling normal na ang biyahe ng mga motorbangka papunta sa isla ng Boracay at vice versa. Era Chibriones, Kalibo Cable News. Kampanya laban sa ilegal na droga, terorismo at kriminalidad, pinaigting ng Malinaw PNP. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Pinaigting ng Malinaw PNP ang kampanya laban sa ilegal na droga, terorismo at kriminalidad bilang pagtugon sa pangunahing sanhi nito. Si Police Captain Donny F. Magbanwa, na kamakailan ay itinalagang officer in charge ng Malinaw PNP, ay nananawagan ng suporta sa publiko para sa naturang kampanya. Ayon sa kanya, kailangan magtulungan ang mga mamamayan para labanan ang lahat ng uri ng kriminalidad. Dagdag pa niya na upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng PNP ng naturang aktibidad, dapat ding mahikayat ang partisipasyon ng multi-sectoral, mga stakeholder, collaborator at LGU para sa pagpapataas ng kamalayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, edukasyon at mga materyales sa komunikasyon. Pinapalakas naman ng Malinaw PNP ang kanilang Oplan Tikal o Tukhang Kontra Armas Luthang o kampanya laban sa mga illegal na baril at mabawasan ang bilang ng mga loose firearms. Nika Bautista, Kalibo Cable News.
LGU Balete at Ibahay pasado sa isinagawang rapid coverage monitoring ng PHO at DOH Aklan. Pasado ang local government unit ng Balete at Ibahay sa isinagawang rapid coverage monitoring sa implementasyon ng nationwide supplemental immunization laban sa measles, rubella at oral polio vaccination. Kaugnay nito kaagad na binati ng Provincial Health Office at Department of Health Aklan ang lokal na gobyerno ng Balete, ganun din ang LGU Ibahay. Layunin ng rapid coverage monitoring na suyurin o balikan ang mga lugar para alamin kung ang lahat ng 0 to 59 months old na bata ay nabakunahan na ng measles, rubella at oral polio vaccination at ikayatin ang hindi pa nakapagbakuna upang makamit ang herd immunity sa sakit na tigdas at polio. Samantala, ang resulta ng rapid coverage monitoring sa nasabing mga bayan ay lumalabas na ang karamihan sa mga bata ay nabakunahan ng measles, rubella at oral polio vaccination. Eric Brianes, Calibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Calibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Calibo Cable Television Network. See the difference. Congressman Haresco Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng PAGCOR kits sa mga residente sa bayan ng Tangalan. May detalye sa balita si Julian Rosales. Pinangunahan ni 2nd District Congressman Teodorico Haresco Jr. kasama si Tangalan Mayor Gary Fuentes ang distribusyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation kits sa mga residente na ginanap sa Baybay Covered Court nito ay 28 ng Mayo. Ang nasabing mga benepisyaryo ay mga lubhang naapektuhan ng African swine fever sa kanilang bayan. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente na makatanggap sila ng tulong mula sa congressman at alkalde. Maliban dito, nakatanggap din ang ilang solo parents sa nasabing bayan ng financial assistance mula kay Congressman Teodorico Haresco Jr. May kabuang bilang na 500 ang nabigyan ng financial assistance sa naturang programa. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong mula sa congressman, lalo na ngayong nagbabadya malakas na ulan dulot ng bagyong Betty dahil lang nahirap makapaghanap buhay ang mga residente. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Gobyerno Probinsyal ng Aklan nagsagawa ng learning session tungkol sa updating citizens charter at other anti-red tape requirements. Nagsagawa ng learning session tungkol sa updating citizens charter and other anti-red tape requirements ang Gobyerno Probinsyal ng Aklan nitong 31 ng Mayo, kung saan tinalakay ang mga topiko kaugnay sa Republic Act Number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Service Delivery Law. Layunin ng naturang session na i-review at i-update ang Citizens Charter ng Provincial Government ng Aklan na idinesenyo para sa Harmonized Client Satisfaction Survey base sa standard templates, mag-establish ng public assistance at feedback desk. Eric Brianes, Calibo Cable News. Reprinted ng mga national ID, maaaring ilabas sa Biyernes. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Maaaring lumabas ang mga na-reprint na national IDs sa Biyernes, June 2, 2023. Sinabi ni PhilPost Postmaster General Luis Carlos na maaaring nasa Philippine Postal Corporation ang libu-libong reprinted national IDs na nawasak dulot ng sunog na tumupok sa Manila Central Post Office Building. Noong nakaraang linggo, sumulat ang PhilPost sa Philippine Statistics Authority at humiling na muling pagprint ng 7,582 national ID na pag-aari ng mga residente ng Maynila na natupok ng sunog noong May 21. Ayon kay Carlos,
sa aabutin ng 5 hanggang 6 na araw ng trabaho ang PSA upang muling ma-iprint ang mga ito. Anya, kukunin nila ang mga national ID sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan sa Biyernes ay maaaring nasa kanila na ang mga na-reprint na national ID at ipapamahagi ng mga ito. Para naman sa 2,588 national ID na dumating noong May 22 o May 23 o pagkatapos ng sunog ay naihatid na ng kanilang mga mailmen. Ang 7,852 national ID ay kabilang sa mga natupok ng sunog na tumama sa Manila Central Post Office. Nika Bautista, Kalibo Cable News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.